mula sa mga kuha ng kanyang lente, saya at pagpapasalamat ang hatid ng mga taong estranghero, mga strangers. Ay, tanongin na nga po natin kung bakit di ito ang gusto niyang kunan, ano? At tawag dito, ano ang inspirasyon na pinanghawakan niya sa paggawa nito? Live via Zoom, ang photographer and lifestyle content creator at ang first Pinoy stranger photographer, si Mark Kelvin Aliliran. Hello, Kelvin! Hello, Kelvin. Hi po. Ayan, si Kelvin. Ay, teka Kelvin, pagka sinabing stranger photographer, ano bang ibig sabihin nito? Usually po, yung mga subjects po namin, yung mga random people lang on streets. Ah, yung so, pala. So, lagi ka may dalang ano, camera, tapos ano, magpipicture ka ng mga tao. Pag may naispatan ka, ganyan. Oo, ganon. Yes po. Apo. Ah, okay. Ganun. Kaya uso naka-encounter ka na ba nung parang na weirdohan, parang bakit? Parang ganun mo ako may picturean. Or and a follow up to that, Kelvin, how do you do it? Candid ba or nagpapaalam ka muna? Actually po, approaching a stranger is not as easy as it seems. So, medyo mahirap po kasi syempre, paano niyo po mag-gain yung trust ng stranger para sabihin mo sa kanya na, is it okay po ba kung maging subject kita ngayon at mag-take ako ng photo from you? Or papayag ka po ba kung i-post kita online yung mga photos mo? Uh-huh. So, yun po yung medyo challenging na part doon, yung pag-gain ng trust nila. Most especially po this pandemic, yung pandemic po, kasi syempre we have that face mask. So, paano nila ako titiwalaan na legit yung ginagawa ko talaga. Yun po. O Kelvin, paano ka naman namimili? Pag may nakita ka, anong dapat mong maramdaman ka ba? O paano mo sila pinipili na kuna ng picture? Or approach? Yes po. Actually, so kapag may nagtatanong ko sa akin kung ano yung perfect subject, actually, anyone can be a subject po. So, kapag nakita po ng mga tao yung mga contents ko, actually, I don't select po anyone na kung sino po. Kasi ang sa akin lang, yung hinahanap ko talaga is not a common type of model. Yung parang yung feature niya, parang hindi common na parang pag nakita mo siya, ay model material siya. Sige, yan yung photoshoot ko today. So, yung pinaphotoshoot ko po, lahat ng klase ng tao. So, yun yung advocacy ko po kasi parang I have to make sure na nakikita ko or na ipapakita ko, na tutulungan ko yung tao na may pakita kung ano po yung taglay nilang kagandahan. Like, I photograph all kinds of people no matter what size, age, gender, disability, religion, and all. Eh, syempre, meron ka na bang na-encounter na ano, Kelvin, nang hingi ng bayad? Kasi, di ba, parang what's in it for me? Ito po. Actually, so far, wala pa naman po. Wala pa naman nagtatanong sa akin if my payment yung gagawin ko. Ang inaano ko lang yun po sa kanila, ina-explain ko lang na imo-model ko sila and then afterwards, I'll be getting their email para dun po i-send yung mga soft copies ng photo. So in that way, yun na yung nagiging reward ko sa kanila na kumbaga, pwede nilang magamit yung photos for their uploads on their socials. Ah. Okay, Kelvin, meron na mga kapag-argue sa'yo na marami pang tanong o kaya syempre in this age, digital age, yung mga pinapalitan yung mukha, kinakabit sa ibang katawan, yung parang napraning. Ganon, marami eh. Actually, meron talagang masyadong matanong. Kasi syempre, siguro po, minimake sure lang nila kung saan mapupunta yung photos. Tapos syempre, yung safety and security din nila. Tsaka, most especially po ngayong panahon, di ba, marami nang masasamang loob. So, kung saan-saan na ginagamit yung mga photos nila, baka i-upload pa sila sa mga sites na hindi ka nais-nais. So, ayun, minimake sure ko po by, syempre, pinapakita ko po yung accounts ko, like yung lahat ng social media accounts ko, and then yung lahat ng ginagawa ko talaga, para makita nila na yun yung credibility ko po as a photographer.
O, nakakaloka, meron pa namang movie sa documentary sa Netflix si Dahmer, si Jeffrey Dahmer, na ang ano, na ang pang-akit sa kanyang mga biktima I'll just take your picture. Nakakaloka. Meron, okay, so may matanong, may tawag dito, wala pa namang naniningil, pero meron na bang umayaw? And how do they tell you na ayaw nila? Yes po, hindi lang siya, I mean, hindi ko lang pinapakita sa mga contents ko na there are people po na tumatanggi din talaga. Mm-hmm. Like kasi, for example po, yung mga unang part pa ng contents ko, kasi syempre, hindi pa oriented yung mga tao na meron mga photographers na naghahanap talaga ng subjects sa streets lang, randomly sa mga tao. So, ang nangyari po noon, siguro iniisip nila, ako po yung photog na mag-take ng photo nila and then afterwards, sisingilin sila ng payment out of that photo. Parang yung umiikot sa luneta. Take a picture. Kaya ayaw nila. Pinaikot po. I mean, na-encounter ka na rin ba na ano, parang, oh, sige, picturean mo ako, post-post siyang ganyan, post-post, tapos patingin nga, patingin. Tapos biglang gusto na niyang ikaw maging photographer niya na yung ginanahan naman sa tuwa. Actually po, meron. Meron na akong mga naging subjects po na after that random photoshoot po, kinukuha na po nila ako for their events. Like nagkaroon na po ako ng birthday, pre-debut, dahil nagustuhan nila yung output. Wow, was that your intention? Actually po, not really. Kumbaga, I am just very passionate of my of what I am doing with my photography skills, parang ganun. So, yun lang po yung gusto ko, parang yun lang yung advocacy ko, just to help everyone to see the beauty in it. Like yun lang. Mm-hmm. Pero yung ano, kumbaga, parang bonus na lang po kapag nagkaroon ng additional clients na kukunin na po for their events. Parang ganun po. Pero hindi talaga yan ang profession mo na maging photog sa mga events. Parang marketing strategy mo siya sa sarili mo. Actually po, before po ako naging stranger photog or before po ako napunta dito, nasa events po talaga ako because nung nag full time po kasi ako as a photographer, nasa events po talaga ako, nasa kasal, nasa birthday. So that's pre-pandemic po, until nag-pandemic, nahirapan kasi nagkaroon po tayo ng ano, di ba po, yung na-cancel ng mga events. Awan. Yeah. Yes po. So after noon, yan, naka-experience ako ng sobrang hirap kasi mahirap na mag-gain ng mga events. So nag-decide na lang po ako na mag full-time as a freelance photog and then content creator. So, yun. Okay, aside from nakakakuha ka ng mga events every now and then, ano pa yung mga perks ng ginagawa mo? Somehow po, yung kasi unexpectedly, I've gained a lot of supporters talaga on social media. Promise, parang sabi ko nga yan, I didn't expect reaching this point talaga. So parang kumbaga yung photography, ano to po, photography interest ko, talaga nag-boom siya into the next level. So wow. yung very unexpected po, yung nagkaroon ako ng mga brand endorsements. Wow! Oo, nakita ko nga yung mga brand ng films. Mm-hmm. Yes po. Nagkaroon ako ng mga phone brands like Lily, Tecno, Xiaomi, and all. Tapos yung Fujifilm naman po. Opo, yung kumbaga, kinukuha na nila ako for their endorsement. Oh, Kelvin, bumabalik na rin daw ulit ang film, yung role. Totoo yun? Yes, sir. Yes, sir. So, meron ka na rin iba't ibang camera. Na, kumbawa gusto nila yung may print out. Alam, kasi sabi ng anak ko, nahihilig din eh. Mas ano daw, mas crisp ang mga roll kesa sa digital. Tama ba? O depende lang sa ano, sa uri ng camera o cellphone na gamit mo. Actually po, nowadays kasi syempre ang mga tao parang yung interest kasi nila, parang pabalik, 'di ba po? So yung vintage
vintage style, nabubuhay ulit siya. Kaya po nagiging mainstream na naman ngayon yung film effects, yung mga film kind of photographs. So tuwang-tuwa na naman po ang mga tao na nagkakaroon na naman ulit ng printed output. Tsaka po kahit sino naman po tatanungin, iba pa din po talaga yung feeling kapag naka-receive ka ng printed output ng photo. So compared dun sa soft copy lang na you are posting online. Oo, yung effect nung merong print out ng picture kesa yung parati na lang na nasa cellphone, kasi pag nag-crash yung cellphone mo, oo, nawala na lahat ng picture. Wala na. Tapos yung ano ba yun, yung mas malaking to yung storage box na yung ano, ano nga yun? Ay, nakalimutan ko. Ano nga yun, Kelvin? Yung passport, yung hard drive. Hard drive, yeah. Ayan, hard drive po. Eh kung manakaw, naku, lahat, katulad ni Ninya Corpus, lahat ng mga files to ng mga anak nila nawala. At saka nag-crash, no, yung mga mababirus. Yung kapanahonan nga namin, Kelvin, may album. naka-display yan sa sala. Ayusin mo pa, di ba? Oo. Para pag may dadating na bisita, ito yung anak ko, yung graduation niya. Pero I don't know if you will agree with me, Kelvin, kasi nagkaroon din naman ako ng photography class before. Mas mahirap i-manage as a photographer ang film kesa sa digital. What can you say about it? Ano yung mga parang supportahan mo naman ako, be? Explain further. Patotoo. Oo, patotoo naman, ma. Kasi po, yung digital, ano po kasi natin for the photography, kumbaga, mas user-friendly na siya. Unlike nung film pa, very analog, parang very vintage. So, kumbaga, mas medyo iba yung technicalities ng camera noon or ng printed camera noon, parang ganun. Yung mga ginagamit nila. Unlike to them. Kasi ang considerations mo dyan, ilaw and shadow. Mm-mm. Diba? Naku, grabe. Dapat yung... ngayon, pwede nang i-edit. Marami ng filter. May softwares na pang Photoshop. So, ay, ginagawa mo yun, Kelvin? Yes po. For example po, meron akong, yung hindi natin inaasahan na medyo pangit yung panahon. Pero gusto mo po yung effect ng photo, sabihin natin, dapat parang maliwanag or dapat parang may sun flare effect para magmukha siyang, kumbaga, nag-appear na, for example, yung photoshoot nyo, parang sunset, parang ganun. Pwede po siya i-style sa photo. Lahat yan, pagka SLR ka, anong tawag dito? Yung lens opening, yung shutter motion. Speed. Ay, sus, Maria. Yung motion pa. Matanong ko lang, Kelvin, magkano ba ngayon ang mag-hire ng photographer? Photographer. Actually po, sa photography industry po kasi talaga, may iba't ibang klase ng rates with their respective events. So, kumbaga po, depende din po yun sa photog po. Yung photog po ba, professional photographer, amateur photographer, or just aspiring, or just content creator. Parang ganun po. Depende po doon yung rate. So, I don't have that the price range, alibawa package. Kasi ako, hindi na ako nagpapa-event na may kukuha ko ng photog eh. Eh what if may mga nanonood sa atin eh. Eh dahil nagte-trend ka na nga, syempre sumisikat na si Kelvin. Magkano kaya magpa-photog kay Kelvin? Oo, so price range. Bahala na kayo makipag-usap kay Kelvin kung magkano ang tawaran. Ano ba, nagtatanong ka ba o pinoproklama mo na? baka nga, pinoproklama ko at tinatanong ko para baka yung mga interesado sa kanya, hanapin siya. So, magkano ka? Paano ka ba makikita, Kelvin, sa mga interesado sa iyong work? Mm-hmm.
Actually ko yung mga tao po kapag gusto naman po mag gusto kong kunin as a photog sa mga events nila. Ang nangyayari po, nagme-message po talaga sila via Facebook page or via my personal Facebook account or Instagram. So dun. So yung price range naman po, I don't know lang sa ibang tao kasi yung iba pong photographers, they are actually kung mga starting photog po, I don't know kung nowadays they are still starting sa 2,000, 3,000, parang mga ganun. Pero somehow, kapag nag-level up, pwede yung 5,000 yun pataas. Pero kung sa tingin nyo po, reasonable naman yung rate mo for your service, for your quality service, they can start at 10,000 pataas. Hmm, tsaka okay. Depende sa coverage ng package ko. Yes, totoo po. Oo, ngayon, alam mo ba, iba ang photograph, pagbawa sa wedding, iba sa couple. Hindi, iba pa yun. Iba yun. Sa picture lang. Huh? Couple. Pag sabing couple lang. Huh? O kaya pag sinabing simbahan lang. Oh my God, ganyan na ba ngayon? Dati, ganun. Dati mula pre-nup hanggang sa, diba? Tsaka buong event. Tapos number of photos to na mapiprint. Isang kaya album, na, ganyan. May inflation na eh, ikaw naman, no? Hindi kaya nga ako nagtatanong eh. Ganyan na pala ngayon. Mag-aral na nga ako ng photo. Hindi, tsaka anong tawag dito? Iba rin naman, okay, we can, ewan ko, Kelvin, what can you say about this, ano? Sa akin kasi, we can take photos. We have tawag dito. Mobile phones. Cell phones always with cameras and all cell phones ngayon, yung mga bago, yun ang kanilang tawag dito. Ina-highlight na feature sa kanilang gadget na merong megapixel, chuba-chuba, ganyan-ganyan, na lente-lente. But, iba rin talaga ang kuha ng isang seasoned photographer, di ba, Kelvin? Yes po. I would actually agree po. Kasi nowadays po, yung mga lumalabas ng mga sa smartphone, like madami na silang camera features na sobrang gaganda talaga at sobrang very competitive din po talaga kasi I myself, napuklose ko din yun since nag-endorse na po ako ng mga phone brand. So, kapag nag-check ko na po yung camera features nila, totally sabi ko, very interesting at very competitive din talaga itong mga smart phone brands na to kapag gumagawa sila ng mga kanya-kanya nilang model ng mga phone. Like, kasi syempre po yung mga tao ngayon gustong-gusto na talaga na magkaroon ng magagandang picture. So, talaga ang hina-highlight yung kada phone, yung camera feature. Pero iba pa din po talaga kapag kuha galing mga professional camera, like the SLR and then the mirrorless camera po. Iba pa din po talaga. Kumbaga, mas composed po kasi talaga sila nung mga detailed pictures talaga ng isang camera na yun yung hinahanap talaga. Most especially ng mga very techie photogs, yung mga very ano po ba yung term na mga medyo meticulosong mga photographers po talaga. Na kumbaga, yun yung picture na wala po doon sa phone. Oo, may ganyan. At saka, yung ano nyo rin eh, yung style nyo rin eh, di ba? Parang pagka tinignan mo, ay, paano ginawa yun? Ba't ang ganda ko dito? sige, Kelvin, invite mo ulit sila at para hanapin kanila sa mga social media accounts mo and they could get in touch with you. Okay, thank you po. First of all po, I just want to thank everyone po who are actually continuing supporting me on my social. So they can follow me on my TikTok account, Facebook page account, and then Instagram. Kelvin Mark ulit po yung name po. Okay, thank you so much, Kelvin. Maraming salamat. Mark Kelvin Aliliran, tama ba? Yes, Aliliran. Aliliran, our photographer and lifestyle content creator. Ang first Pinoy stranger photographer para sa ating Push Mo Yan!